Sa bawat buhay, puno ng hirap at hinagpis. Subalit, lagi mong iisipin na sa bawat hirap, may ginhawa. Sa bawat hinagpis, ay may saya. Sa bawat dilim, ay may liwanag. Sa bawat luha, ay may tuwa. Sa bawat takip silim, ay may bukang liwayway. Sa bawat ulan, ay may bahaghari. Kaya huwag tayong sumuko sa buhay. Bagkos atin itong ipagpasalamat. Dahil ito ang magdadala sa atin sa tagumpay. Ito ang magdadala sa atin sa magandang bukas. Kaya ipagdasal natin ang bawat sandali dahil hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Sinusubukan lamang tayo kung hanggang saan tayo kaya. Kung hanggang saan natin kaya ang mga pagsubok na binibigay niya sa atin. Subalit hindi tayo iiwan. Nandyan lang siya sa tabi natin. Nag-aantay na tawagin natin siya at humingi tayo ng gabay at matnubay sa kanya. Yan lamang mga kairog. Follow for more videos. God bless. Just marvelous. Thank you, Lord. Magtiwala tayo sa plano ng Diyos. Magtiwala tayo sa plano ng ating Panginoong Diyos. Lahat ay may tamang pagkakataon. Di man ngayon, malay mo bukas. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. May kanya-kanya tayong panahon at pagkakataon. May nilaan ang ating Panginoong Diyos sa tamang pagkakataon para tayo ay usbong. Subalit tayo pa rin ang kikilos at gagawa ng ating kapalaran. Nandyan lang siya para tayo ay gabayan at patnubayan, alalayan. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Dasal tayo ng dasal na sana magkatrabaho na tayo. Pero hindi na tayo nag-a-apply. So, paano tayo sasagutin ng ating Panginoon Diyos? Paano tayo magkakatrabaho? Dapat sasamahan din natin ang gawa. Dasal tayo ng dasal na sana mamonetize na tayo. Paano tayo mamonetize? Hindi naman tayo gumagawa ng content, di po ba? So, kailangan samahan din natin ang gawa. Kailangan kumilos din tayo sa bayan ng dasal at gabayan tayo at tulungan tayo. Yan lamang mga kairog. Follow for more videos. God bless. Just marvelous. Thank you, Lord. Huwag natin sayangin ang oras. Huwag natin sayangin ang ating oras sa mga bagay na hindi naman kaaya-aya. Sa mga bagay na hindi mahalaga. Sabi nga, mahalaga ang oras. Ang bawat minuto nito ay ginto. Ang tagumpay ay resulta ng pagsisikap. Kaya huwag mo sayangin ang oras mo. Matuto ka sa bawat pagkakamali mo at pahalagahan mo ang bawat oras na dumaan sa buhay mo. Gumawa ka ng mga bagay na magpapasaya sa'yo. Ilaan mo ang oras mo sa mahalagang bagay o tao sa buhay mo. Gamitin mo ang oras mo para magawa mo ang mga bagay na gusto mo. Huwag mong hayaan na lumipas ang oras na di mo nagagawa ang mga gusto mong gawin. Dahil di mo na maibabalik ang oras at panahon. Pag ito ay lumipas na, iba bukas, iba ngayon. Huwag mo nang ipagpabukas ang pwede mong gawin ngayon. Yan lamang mga kairog. Follow for more videos. God bless. Just marvelous. Thank you, Lord.